a night dive adventure in Puerto Galera with your dive guide. At ma-inspire sa tremendous love of Bread Society for Nature sa I Protect the Ocean. Yan ang inyong matutunghayan sa ating dive trip ngayong araw. Kaya gear up na buddies and join us in making waves beneath. I'm Cindy Maduma and this is The Dive. Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and sit beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe what the dive. Buddies, bukas na para sa turista ang Puerto Galera. Kaya naman ngayong araw, yan ang ating babalikan sa ating diving adventure. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga travel protocols papuntang PG. Ikaw ba ay fully vaccinated na at nagpaplano para sa isang travel escapade? Isa ang Puerto Galera sa mga maaari mo nang bisitahin. Kung ikaw ay fully vaccinated na, hindi mo na kailangan pang magpresenta ng negative RT-PCR result kung bibisita ka sa Puerto Galera. Pero kung hindi ka pa bakunado o kaya naman ay nakatanggap pa lamang ng first dose, huwag mag-alala dahil welcome ka pa rin sa PG. Kailangan mo lamang magpresenta ng negative antigen test. At ang good news pa rito, sagot ng munisipyo ang antigen test mo. Hindi lang para sa turista, kundi para din sa mga returning resident. Ang kanilang free antigen test ay nasa Batangas Grand Terminal. Pero sa kabila ng pagluluwag ng travel requirements, mahigpit pa rin ipinapatupad ng Puerto Galera ang protocols ng Department of Tourism sa mga tourism site. 50% capacity pa lamang ang pinapayagang i-accommodate ng mga accredited dive and beach resort. Pati na rin sa mga bangka at mga habal-habal. At paalala buddies, kahit maaari na tayong mag-travel, ugaliing sumunod sa health and safety protocols para sa mga mas exciting at ligtas na travel escapade. Alam niyo ba buddies, bago ang pandemya, nasubukan kong mag-night dive sa PG. At yung night dive experience na yon ay ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang bumalik sa PG. Kaya naman, ikikwento ko sa inyo buddies kung ano ang mga nakita ko sa ilalim. Night dive here at Scandi Divers, and we hope to see a lot of wonderful things underwater and some things that we can see at night time. So now I just need to set up my ears and prepare everything for the night dive. Sisirin natin ay ang La Laguna Point dive site. We are now at our dive site at Small La Laguna. It's 5 minutes away from Scandi Divers. So, join us on our night dive. Clear now. Okay, on we go. 3, 2, 1, go! Dahil
dahil night dive ngayon, kailangan natin ng dive lights. Ito na rin ang magsisilbing means of communication ng mga divers sa ilalim. Sa dive na ito, ano kaya ang makikita namin? Buena manong nagpakita sa amin ang sea snail na ito. Komportable namang nagpapahinga ang mga clownfish na ito sa tirahan nilang anemone. Agaw pansin naman ang isang sea star. Sa tabi nito ay isa namang fire sea urchin. Tinatawag ding blue spotted urchin. Isa ito sa mga uri ng sea urchin na may venom. Kaya ingat buddies kapag nakakakita kayo nito. Maaari kasing magdulot ng paralysis, respiratory failure at pagkamatay ang lason mula sa fire urchin. Sa di kalayuan, dalawang species naman ng pufferfish ang nagpakita. Kung ang isang ito ay may mga tinik, ang isa naman may mga linya lang sa katawan. Ito ay narrow-lined pufferfish. Sa ilalim ng dagat, lalo na sa gabi, kailangan matalas ang paningin natin. May mga nilalang kasi na magaling magtago, gaya ng decorator crab. Sa galing nitong mag-camouflage, aakalain mong parte lang ito ng isang coral. Hindi rin mawawala dito sa Puerto Galera ang makukulay na nudibranch. Kakaibang species din ng lionfish ang bigla na lang lumabas sa kaniyang lungga. Isa itong twin spot lionfish. Mas maliit ito kumpara sa pangkaraniwang lionfish. May moray eel din kaming nakita sa ilalim, kasama ang kaniyang bisita na cleaner shrimp. Maya-maya pa, tila isang banded sea snake ang nakita namin. Pero nang lumapit kami, isa pala itong banded moray eel na tila naghahanap ng makakain. Isa pang hindi inaasahang nilalang ang lumitaw sa dive site. Maswerte kaming nakakita ng isang pugita, pero agad na nagtago ang octopus sa ilalim ng coral. Nang biglang dumating naman ang grupo ng catfish na ito. Dahil lumalalim na ang gabi at marami-rami na rin kaming nakita, nagpa siya ng umahon ang the dive team. It was my first time here in Puerto Galera to do a night dive, and it was really amazing. We have seen a lot of cool stuffs. Ang ganda. Doon mababaw lang kami, mga 5 meters, 8 meters, ganyan lang. Pero ang dami mo nang makikitang magagandang bagay. 5 minutes. Nakaka-addict siya. Gusto ko pa uli mag-night dive. Pwede pa ba yung pangalawa pa? Up next, ma-inspire sa tremendous love of bread for nature sa I Protect the Ocean. Mula nang magka-pandemya, naging challenging para sa the dive ang lumabas para maghanap ng mga I Protect the Ocean story. Pero nagkaroon ng pagkakataon ang The Dive na makapaghatid ng mga webinar para sa pangangalaga ng ating karagatan. Sa tulong ng isang socio-civic organization,
ang Bread o Bible Reader Society International. Nakakaisang tinig, magkakapit, bisig, magkasama, tinig, tumipataranan, ang oras ay yaman sa pantas na matay, unat ang kamay, iayunan ang harangan ng problema na sang katerba, mapagaling, panight, everything is alright, to stay at home. Noong 2021, ipinagdiriwang ng Bread Society ang kanilang 23rd founding anniversary. At bilang bahagi ng kanilang selebrasyon, muling nagsagawa ng Coastal Cleanup Drive ang Bread sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Tunghayan natin ang naging activity nila dito sa I Protect the Ocean. Bible Reader Society International, mas kilala sa tawag na Bread. Pangunahin sa kanilang advokasya ay mahikayat ang mga kabataan sa pagbabasa ng Biblia. Pero hindi lamang Bible reading ang ginagawa ng kanilang grupo. Ang organization ng Bread Society ay naghahanap kami ng mga lugar kung saan pwede kami makagawa ng humanitarian services, free services, at kung ano pa mang makatutulong sa ating mga kapwa. Bahagi ng kanilang humanitarian services ay ang pagdalaw sa mga ulila sa orphanage. Kabilang din sa kanilang free services na tinatawag nilang Libread Services ay ang free soup kitchen na pie. Nagsasagawa rin ang grupo ng mga breadjetation. Dito nagtatanim ang bread sa iba't ibang paaralan. At ang mga gulay na kanilang inaani ay ipinamimigay naman nila sa mga komunidad. Parte rin ng kanilang socio-civic activity ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman hindi rin mawawala ang Bread Society sa mga coastal cleanup. Coastal cleanup sa Parañaque. Last August 2021, una nating naibahagi ang naging coastal cleanup activity ng Bread sa Wetland Park in partnership with the Dive. We protect the ocean! Yahoo! Dahil na rin po doon sa ginagawang symposium ng The Dive sa Bread Society ng mga nagdaang buwan, ay nagkama po kami dito po sa NCR South District Bread na magsagawa po ng ganitong program ng cleanup drive sa LPP Chea. Sa awat tulong naman ng Diyos ay matagumpay naman nating na isagawa itong event na ito. Dala ng pandemya, limitado ang maaaring pumunta sa Wetland Park. Nasa 30 Bread members lang ang nakasama sa coastal cleanup nung araw na yon. Pero sa kabila ng kanilang kaunting bilang, umabot naman sa mahigit 8,000 piraso ng basura ang nakolekta nila. Base sa kanilang trash audit noon, 928 ay plastic straws, 745 ay mga plastic bottle caps, 3,381 naman dito ay not specified plastic trash, at marami pang ibang klase ng basura. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, mahigit 300 million tons ng plastic ang naipuproduce sa buong mundo annually. At least 14 million tons naman ng plastic ang napupunta sa dagat taon-taon. Taon-taon ding umaabot sa 1 million seabirds at 100,000 marine mammals, sea turtles at iba pang marine animals ang namamatay dahil sa plastic pollution. Mahigit 800 marine species naman ang apektado ng marine debris ingestion. Ayon yan sa United Nations. Mapaday, all night, everything is alright. Just stay at home and shine. Kaya naman muling nagbabalik ang grupo para sa isa na namang coastal cleanup. Ito ay bilang bahagi ng kanilang anniversary
na may temang 23 Mendoz Years. Happy 23rd anniversary, Red Society here at Pinili po namin idaos ang aming 23rd anniversary sa isang coastal clean-up drive dito sa LPP Chea. Nakita kasi namin sa Bread Society na ang LPP Chea ay isa sa mga lugar sa Pilipinas kung saan nangangailangan ng malaking tulong. Dahil isa ito sa ating mga critical habitats at pinapangalagaan dito ang ating kapaligiran, naisip ng aming grupo or samahan na mag-conduct ng cleanup drive para sa ganung paraan ay makatulong kami hindi lang sa kalikasan kundi sa ating mga kapwa na rin na nakatira sa paligid ng lugar na ito. Dahil sa COVID restrictions, mahigit 30 members lamang ang nakasama sa area na galing sa Bread Chapter Pasay, Las Piñas, Parañaque, Taguig at Muntinlupa. Sa kanilang pagbabalik, ilan sa mga kasama nila ay mga bagong miyembro at unang beses na makakarating sa Wetland Park. Ang maaliwalas na tagong mangrove forest in the city ang sumalubong sa kanila. Nagkalat na naghihintay sa grupo na ikinagulat ng mga bagong miyembro. When I saw this seashore, I felt like the earth has no chance to be clean. Every step that we're walking through is full of trash everywhere. Nakakalungkot po dahil may mga tao po na nagtatapon pa rin po ng mga basura sa tabi-tabi and yung hindi po nila inano yung responsibility po nila dito po sa karagatan po. Gaya naman ng naramdaman ni Christian at Jana, ganoon din ang naramdaman ng mga dati ng miyembro tulad na lamang ni Eliza nang una niyang makita ang sitwasyon. Sobrang nakakalungkot lang po na hindi ko inaasahan na may mga gantong lugar po pala na hindi nakikita ng ibang tao at hindi nalilinis. Kumbaga sa atin po, ang napapansin lang po natin ay yung mga labas tulad ng kalsada, ayun lang ang madalas nating nalilinis. Pero itong mga lugar po na tago tulad nitong mga dagat ay nakakalungkot lang po kasi konti lang ang nakakapansin na sobrang dumi po pala nito. Mag-iisang taon ng miyembro si Eliza ng Bread, kaya hindi ito ang unang beses na makakasama siya sa cleanup drive. At sa kanyang pagbabalik, hindi niya naitago ang kanyang napansin. At ang pangalawang punta ko nga po, nakakagulat kasi parang nung unang punta namin, ganito rin karumi. Pero ngayong pangalawang punta namin, bakit parang ganun pa rin karumi? Parang wala namang wala siyang pinagbago. Naging hadlang sa Bread Society para patuloy na magsagawa ng cleanup drives sa lugar. Vegetation sa my QC
coastal clean up sa Paranaque. Meron ding soup kitchen na pie, almusal at masustansyang gulay. Bakas man sa kanila ang pagod dahil sa dami ng basurang kailangang linisin, mas nangibabaw pa rin ang tuwa ng mga kabataan sa kanilang sama-samang paggawa. Nagkakaisang tinig, magkakapit, bisig, magkasama, tinig, tumipataran lang ang oras ay yaman sa pantas na mata. Ibinat ang kamay, iayuda ang harangan ng problema na sang kater. Nakaramdam man po ng pagod, pero sobrang saya pa rin po kasi doon po, nare-realize ko po na iisip ko po yung magiging resulta. Kumbaga, sa atin po, once na tayo is naglinis ng isang lugar na sobrang dumi, doon lang natin makikita yung kagandahan ng lugar. Bagamat pagod na po, eh, nagpapatuloy pa rin po kasi para naman po ito sa kaayusan po ng ating kalikasan. Bilang member po ng Bread Society, na-excite po ako at masaya po kasi first time ko pong nakasali lang ng clean up drive and it was a great opportunity po. It was heartwarming that every sweat that we tear, the trash that we pick, and with the help of Bread Society, it was a pleasure to help clean our Mother Nature Earth. It was tiring and yet enjoyable. Mensahe ng Bread sa ibang mga kabataan? Ang mensahe ko lang po para sa kanila, kaysa sayangin niyo yung mga oras niyo sa paglalaro, pagpe-Facebook, pag-scroll down, wala kayong mapapala dyan eh. Pero pag naglinis kayo, tumulong kayo sa kalikasan ng bigay ng Diyos, mapapabuti at mapapasaya tayo nito. Sobrang ganda ng bigay ng Diyos. Drive activity na ito ng Bread ay bahagi lamang ng kanilang month-long celebration. At anniversary man nila o hindi, patuloy na ginagawa ng Bread ang mga ganitong aktividad. Bukas din ang grupo sa mga nais sumali sa kanilang samahan. Kung nagnanais po kayo na maging isa sa miyembro ng Bread Society International, visit nyo lang po ang aming Facebook page, Bread Society International. Sama-sama natin gawin, bukod sa pagbabasa ng Biblia, ay paggawa ng public service sa ating kalikasan at ng public service sa lahat. Happy 23rd anniversary, Bread Society International! Ayon sa Bread Society, hindi sila mapapagod sa paglilinis dito sa Wetland Park dahil sa pagtitiwala at pag-asa na ang kanilang mga paggawa na nagpapakita ng pag-ibig sa kalikasan ay makakahikayat sa ibang kabataan at sa iba pa na matutong magmalasakit din sa kapaligiran. Nang sa gayon ay dumating ang panahon na wala nang mapapadpad na mga basura sa karagatan. Maging tulay at sa tuwing nakakakilala tayo ng mga taong may pagmamahal sa ating dagat tulad ng Bread Society, mas lalo pong na-inspire ang The Dive sa pagbabahagi ng mga kwento na may kinalaman sa ating karagatan. Dahil atin din pong advokasya na makahikayat pa ng mas maraming mga mangangalaga rito. Sana ay na-inspire din po kayo sa aming mga ibinahagi ngayong araw at syempre, hindi tayo pwedeng magpaalam ng walang shoutout sa mga nagpaabot ng komento last episode. Shout out kay Mel Gambit. Sabi niya, dapat talagang alagaan ang ating nature. At shout out din kay Wilma Ligasti. Sabi niya naman, hats off doers. Malaking inspirasyon kayo sa lahat ng tao at community sa buong Pilipinas. Mahalin natin ang ating kalikasan maging ang mga land and water animals. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay buddies at kung nagustuhan niyo ang video na ito, subscribe na sa The Dive YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming latest videos. Hanggang sa susunod na linggo, this is your diving buddy, The Dive!